papaya ang ipinapakain natin sa ating mga manok ngayong umaga, mga ka-farming, ano? 6.5 hours later. So yun, what's up sa inyo mga ka-farming? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-farming. Today's vlog, i-update ko lang din kayo ulit sa aking alagang mga kambing at saka dun sa buntis nating kambing. Pero bago natin umpisan ang ating vlog, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video. At mag-iwan ka na rin ng comment dyan sa baba at aking babasahin. Baka sakali kung may mga katanungan kayo, aking din sasagutin. At sa mga baguhan dito sa aking YouTube channel, welcome na welcome po kayo dito mga ka-farming. At pwede lang, pakishare nyo na rin itong aking video na to mga ka-farming. Ano? So yun guys, tara at umpisa na natin ang simpleng vlog. So yun mga ka-farming, ano, nandito ako ngayon sa bukid na kung saan mapapansin nyo ando doon yung mga kambing natin na iba. Ayan, nandiyan. Pinakawalan ko na yung iba nating kambing dahil para nang sa ganun naman makapili sila ng damo na kakainin nila, makapili sila ng mga fresh na damo na gusto nila. Nang sa ganun naman pakasakali tumaba din yung ating inahing kambing na pinakawalan, kasi pinakawalan na rin natin si Inday. Nasa Inday, yun. Maputi lang kasi. So, nandiyan lang siya at ilalapit ko na lang doon mga ka-farming. Ano. So, pinakawalan lang natin yung ating mga ibang kambing nang sa doon naman makatipid-tipid na rin ako sa aking kukunin mamaya or sa aking hihilahin mamaya. Kasi kung tatalian ko sila lahat mga ka-farming, marami-rami din yung ating alagang kambing. Kaya, mas minabuti ko na lang na pakawalan yung iba kasi nang sa doon naman makatipid-tipid ako sa aking kukunin na kambing. Yun lang yan mga ka-farming. Tara, punta na natin yung ating mga kambing mga ka-farming. So ayan mga ka-farming, ayan yung mga kambing natin at pinakawalan ko yung yon, yung itim na yon, tsaka yung puti at tsaka ito. Ito yung puhunan ko na sinasabi ko sa inyong payatot. Pinakawalan ko mga ka-farming para nang sa ganun na makapili siya ng pagkain niya mga ka-farming. Tsaka yon, ayan pa yung kambing natin isa. Ayan. So yung bulugan na lang kukunin natin, tsaka yung buntis na kambing ipisiniparate ko ng pagpapastulan mga ka-farming. Sa kabila ko siya ipinastol. Ayan. So ito yung mga kambing natin mga ka-farming. One eternity later. So ito na rin yung bulugan natin mga ka-farming, ano. So ito lang yung mga kambing natin. Ayan. Tsaka yun. Tsaka yun nandito sa mga baba. Nandito sa baba mga ka-farming. Ayan. So pinakawalan ko yung mga kambing natin na iba. Nang sa ganun naman makakain sila ng damo na magugusto nila. Makapili sila ng damo na gusto nila mga ka-farming. Day 2, day 3, day 4. Ka-farming, ano, kung nakikita nyo mga ka-farming, kumuha na rin ako ng papaya para doon sa papakain natin doon sa manok natin mga ka-farming. So hinog na po yung iba at yung iba hindi pa po hinog, pero papahinugin po natin at papakain natin sa ating mga alagang
manok. So tara, punta na natin yung ating manok kung saan pinakain ko na rin sila nito mga ka-farming, at papakita ko na rin sa inyo yung baboy natin mga ka-farming. At yun mga ka-farming, kakatapos ko lang din maglinis ng kulungan ng baboy na kung saan pinakain ko na rin sila mga ka-farming ng saging mga ka-farming. So puno ng saging yung pinapakain ko mga ka-farming, na siyang pinapakain ko talaga dyan mga ka-farming. Yan. So tara, punta na natin yung ating mga manok na pinapangitlog mga ka-farming. Samahan nyo lang ako mga ka-farming dahil pupunta natin mga ka-farming. Ito yung iba kong manok. Yan. Yan yung mga iba kong manok. Yan. Yan. So medyo marami-rami na rin yung manok natin. At nangingitlog na yung manok natin. So pupuntahan lang natin yung manok natin na pinapaitlog. At shout out na rin pala dito sa dalawang kambing na to. Yan. Yan. So andito na tayo sa may kulungan ko. At papansin nyo mga ka-farming, pinakain ko talaga sila ng papaya. Kasi marami tayong papaya ngayon mga ka-farming. Kaya yun yung pinakain ko muna kung maka-almusal nila papaya. Yan. Papaya ang ipinapakain ko sa kanila. Yan, puro papaya yan mga ka-farming. Ang sa ganun naman, paiba-iba naman yung kinakain nila. Hindi yung araw-araw na lang mais, hindi yung araw-araw na lang peach, hindi rin araw-araw puro palay. Kundi binibigyan ko rin sila ng prutas kung ano yung available na prutas dito na medyo marami-rami tayo. Yun yung ibinibigay ko mga ka-farming. Nang sa ganun naman, para din silang nakawala na nun mga ka-farming. Kasi pag nakawala sila, kung ano nakakain nila. So ganun din yung ginagawa natin dito. At pagkatapos nilang kumain ito, yung papaya na yan, kukuha na rin ako ng damo at ipapakain ko rin sa kanila mga ka-farming. Ganun lang mga ka-farming, tipid-tipid lang tayo mga ka-farming. At yun, itlog na yung 2, 4, 6, 7. So, 7 na itlog mga ka-farming, marami-rami na rin. So yan mga ka-farming, ito lang yung update dito sa aking mga kulungan mga ka-farming. Na kung saan araw-araw kong ginagawa at araw-araw may nakukuha din kayo sa aking idea kung ano yung mga ginagawa ko dito sa aking kulungan mga ka-farming. So, ayan mga ka-farming, hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat dahil sa walang sawang panonood mo ng aking video. Maraming salamat dahil lagi ka nandiyadyaan para suportahan ang aking video. Yon. Yan, yung mga manok natin ando doon. Nahihiya sila kasi nandito ako mga ka-farming, pero mamaya-maya kakain din yan mga ka-farming. At ayan, shout out sa mga old viewers ko. Maraming salamat sa inyo dahil nandiyadyan kayo para suportahan ako. At shout out na rin sa mga baguhan dito sa aking YouTube channel. So magpapadede na rin tayo ng ating kambing na dalawa. Ipinakita ko sa inyo, papadedein na natin yun mga ka-farming. So yun, kung mapansin nyo, poise. Yun lang mga ka-farming, abang-abang ulit kayo sa aking next vlog, next update natin dito sa aking munting kulungan. Peace out sa ating lahat.